Magandang araw mga kajaming. Para sa vlog natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng virtual jamming vlog. So, ano nga ba yung mga kailangan mo i-prepare bago ka magsimula sa paggawa ng iyong virtual jam? So, ito yung mga yon. Una, kailangan mo ng camera. So, options, pwede kang gumamit ng cellphone camera, or on my part, ang gamit ko ay webcam na direkta dito sa aking desktop. Second, kailangan mo rin ng microphone, of course. So, dito, ang ginagamit ko ay condenser microphone. Ito ay M-Audio. Naka-bundle set na siya. No? Meron siyang audio interface, tsaka meron siyang headphones. Okay? Pangatlo, audio interface. Itong audio interface, ito yung nagsumasagap ng signal mo. No? Yung mula sa boses mo or sa instruments mo, papunta dito sa computer or sa desktop. Number 4, yung musical instruments. So, of course, virtual jam, kailangan mo ng instruments dito. So, meron ako ditong acoustic guitar, no? Meron akong electric guitar, bass guitar, at saka yung yung drums na ginagamit ko, itong digital drums na Medeli. So, meron din akong electric keyboards na ginagamit ko rin kung feeling ko gusto ko pa na madagdagan yung tunog ko. So, yun yung mga musical instruments na gagamitin. Last but not the least, kailangan mo ng editing tool. So, sa audio, pag-edit ng audio, gumagamit ako ng Audacity. So, marami kang pwedeng software na gamitin. No? Ang tawag dyan ay DAW or Digital Audio Workspace. So, sa akin, nakasanayan ko na kasi at mas komportable ako, no, dito sa Audacity. No, Audacity yung ginagamit ko. So, although marami namang DAW na pwedeng gamitin, yung mga Reaper and etc. No, hindi na natin isa-isahin. So, yun, gagamit ka nun, no, pang-edit sa sound mo. Pangalawa, sa video mo naman, kailangan mo rin gumamit ng software pang-edit ng iyong video. So, ako, ang ginagamit ko ay ang Filmora. Ayan. So, mas madali kasi sa akin yun, no, kumpara sa Pro Tools na parang medyo mahirap aralin. Okay. So, na-prepare mo na yung mga materials na gagamitin mo. Susunod, ito naman yung sunod-sunod na paggawa, no, para ka makabuo ng virtual jam. So, number one, mag-prepare ka ng song. Oh, so, dapat alam mo na kung ano yung song na ano mo, no, na ipe-play mo virtually. So, suggestions, mas maganda kung kabisado mo na yung kanta. No, natugtog mo na siya or alam mo na yung mga pasikot-sikot nun. And if you're wondering what this all is leading to, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Kapag nagsisimula ka pa lang, ang suggestion ko, mas maganda kung yung simpleng kanta lang. Okay, meron lang tatlong chords o dalawang chords or apat na chords. So, para since nagsisimula ka pa lang, maganda kung simple lang. No? Hindi ka masyadong pahirap. No? Huwag ka munang babanat ng Bohemian Rhapsody at napakahirap nung kantang yun. No? So, aralin mo muna. No? Kapag na-master mo na, try mo na yung mga mahihirap na kanta. Okay, so pangalawa,
kung na-prepare mo na, alam mo na kung ano yung song na i-cover mo or ipi-play mo virtually. So, second step, i-set up mo na yung gamit mo. No? I-set up mo yung background mo, yung itsura mo, yung kasuotan mo. At syempre, lahat yun, i-consider mo. Eh, no? So, ipe-prepare mo na siya para hindi ka magulo. No? Yung camera, yung microphones, yung mga musical instruments, i-prepare mo na sila. So, pangatlo, kung nakaset up ka na, it's time to record. So, magre-record ka na. So, ano nga ba yung mga uunahin mo? No? Ano yung uunahin mong i-record at paano nga ba magre-record? Ganito yan. So, una, sa pagre-record, ang una mong i-record ay ang main track. No? Yung iba, ang ginagamit nila, sinusundan na lang nila yung original track or original copy nung song na ire-record nila. No, pero para iwas copyright claim, maganda gumawa ka ng sarili mong track. So, ang gagawin mo ay ire-record mo yung sarili mo habang kumakanta ka. No? Mas maganda kung susunod ka sa isang metronome. No, ang metronome, ito yung parang para hindi ka mabawala sa timing or sa tempo. So, kasi yun yung susundan ng ibang mga instruments mo later on. Okay, so record your main track. Hey, have you ever tried? Pangalawang step ay kapag na-record mo na yung main track mo, ang gagawin mo ay papatungan mo siya. No? Papatungan mo siya. So, ako, ang ginagawa ko, ang una kong nire-record ay ang acoustic guitar usually. So, yung rhythm. No? Rhythm ng acoustic guitar. So, ganito yung sample nun. Panoorin natin. So, kung na-record mo na yung acoustic guitar, ang kadalasang sinusunod ko dyan ay yung drum track. Ayan, so, pero kayo, bahala kayo no, kung ano yung gusto nyong pagkakasunod-sunod ng mga instrumento. Pero sa akin, ang sinusunod ko after the rhythm guitar ay ang drum track. So, sinasabayan ko yung main track, tapos yung rhythm guitar track, tapos sasabayan ko siya ng drums. Ito na yung pinaka drum track ko. So, ganito yun. Panoorin natin. But baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. So, kapag na-record mo na yung drums, ako ang susunod kong nire-record yung bass track. Kasi parang mas madaling sundan yung dapat yung bass tsaka drum synchronize silang dalawa eh. So mas madaling i-record yung bass track kung meron ka ng drum track na sinusundan. Okay, so meron ka ng bass track. No? Ang susunod,
yung mga fill-in, no, yung sa main lead guitar mo. So yun yung susunod kong nire-record, no, yung lead guitar. Feels, tinatawag natin dyan mga fill-ins. So, pwede mo siyang hindi isang diretso i-record, no? Pwede yung sa may part by part na lang, tapos i-edit mo na lang sa huli. So, and also, yung kung merong guitar solo, yun, pwede mo rin siyang tugtugin sa huli. Record mo na lahat ng instruments na kailangan mo. So, habang nire-record mo yun through video, naka-record din ito sa iyong DAW. No? On my part, ginagamit ko yung Audacity. So, kapag na-record mo na siya lahat, imi-mix mo na siya. No? Babalansihin mo yung tunog. Ano ba gusto mong mas malakas? Yung boses? Yung instruments ba o yung drums ba? No, you don't know me well. Never will think, only time will tell. Ayun. So, tapos mo na, no? Of course, pag natapos mo na, ano pa gagawin mo? Di upload mo na, no? Upload mo na sa YouTube or kung kaya sa Facebook. To make it with you, I really think that we can make it, girl. Ayun, so kung meron po kayong katanungan or gustong i-clarify based on sa tutorial na yon, so comment lang kayo sa baba. And sasagutin natin yan. And kung meron kayong iba pang mga tutorials na gusto nyong malaman, comment lang din po sa baba. Okay, so thank you very much. At dito na po natin tatapusin ang ating unang tutorial vlog. So, goodbye!